guys, so unboxing tayo guys ng DCP-L2540DW. So brother siya. Ito yung ano lang, photocopier nung siya. Susi ang ating pa. Cord, manual, paano gamitin, English, CD, so ginagamit siya guys, pwede nyo install sa inyong desktop, laptop, and then nandito, sandali natin ito, dito guys yung kanyang yung kanyang ink, yung cartridge niya. Ayan. So, mamaya unbox natin kung paano. Ayan. So, first time lang guys, magbaklas ng, magbaklas. Magbaklas ng styrofoam. Unbox ng, so, ayan na siya. Ayan, so, na nilalanggan na. Power cord niya. Tapos ba kailangan ng adapter? Ito lang siya guys. Ayan, so, huwag din na natin tanggalin kasi ito i-deliver din mga. So, may tray tayo dito. Ito yung tray. Kita ba? Ayan, hindi kita yung tray. So, yung, ito yung tray. Ihigitin nyo lang guys dito. Ayan. So, sa tray, may adjustment siya guys. So, pipindutin nyo lang ito. So, A4. Pag letter na, pipindutin nyo ito. Tapos, tutulak ito. Ayan. Pagkatulak nyo, babalik siya dito. Okay, lock na siya. So, legal na siya. Tapos, adjust na lang ito dyan. Tapos, dito, may adjuster siya dito. Kung pipindutin nyo to. Ayan. So, iikot nyo. Okay. So, long kasi gagamitin natin. Discuss ko mamaya yung pag-print. So, dito naman, guys. So, ito. Ito yung ayan. So, ito yung dito nilalagay yung cartridge. So, may seal sila guys. Ayan. Ito lang. Hangin ko muna ito. Pag yung sticker. So, dito siya binubuksan. Ayan. So, ito yung lock. Hilain nyo na lang. And then, ihilain nyo ito. Ito yung lagayan ng ating cartridge. Ayan. So, dito natin ilalagay. So, ito yung cartridge nya. So, maganda yung pagkaano nya. Malinaw yung block nya. Parang ano yun. Parang battery. Okay, so may cover din siya guys. Ayan. So, tatanggalin nyo lang. Ito, huwag nyo lang itong mahawakan. So, bawal siyang mahawakan. Masagi. And then, i-insert nyo siya dito. Insert nyo ng ganyan. Tapos, okay. Pag-unlock, dito. Para magpapalit. Insert ng ganito. And then, lock. Okay, so babalik na natin. Insert natin doon. Dandahan lang. Mararamdaman nyo naman. Okay, so push na siya. Okay, sa kanya ito tatakloban. Okay, so ito yung dito. Dito lumalabas yung papel. Okay, dito po. May lumalabas din dito. Ito yung tray natin. So dalawa, may lumalabas rin dito.
ito. Depende. Lalabas rin siya dito. Okay, so dalawa kasi siya. Meron siyang teka lang, nakalock. Tagalin natin yung mga tip. So, pag bibili kayo guys, near in Pinamalayan. So, pwedeng libre setup, libre guide. O, around in Pinamalayan lang. Pinamalayan. Basta sa Mindoro, huwag lang sa malayo. Pwede po kong libre ang guide at saka setup. Especially guys, sa mga school. Pwede po siya. So, yun na lang kami ng information. Okay, so tanggalin mo natin mga seal. So, ang scanner niya lang guys is short lang. May scanner tayo sa taas. Meron tayo dito yung scanner. Dito yung long. Pwede kayo mag-scan ng document ng long. Okay. Gusto nyong ganyan yung movement niya, mayroon siyang ganitong position. Ayan. Okay. And guys, tapos sa likod, kung naka-experience kayo ng paper jump, put natin. So, hindi siya magagasgas, may plastic naman. So, dito guys, tumali natin ito. Paper jump, pag yung papel ay luma na, pag luma yung papel or lukot. Ayan. So dito nyo huhugutin siya. Pwede nyo i-connect sa internet. Dito yung connection niya. Pwede siyang wifi. Kinoconnect siya sa internet para through router, pwede kayo makapag-print ng wifi. So additional video na lang siya guys. Ayan. So dito nyo huhugutin kapag nag-paper jump. Ito yung tray ng papel, kita nyo sa likod. Yun yung features niya guys. So, meron siyang wifi ready. Pwede nyo i-click ng wifi ready. Ayan. So ngayon magte-test tayo ng paano mag print ng long or yung mag-scan ng document long and short tapos maglagay ng paper sa kanya. Okay. So okay na. Plug na natin. Power natin siya guys. So friendly lang naman to guys. So, magka-calibrate yan guys. So, kung di nyo naman naintindihan guys yung ano, yung instruction. So, meron siya guys, quick setup guide. Kung paano, quickly. Basta sundin nyo lang yung manual. Ito guys, yung nakakonect sa ating laptop, sa ating computer desktop. At ito yung drivers niya pag i-install nyo siya sa inyong laptop or sa desktop para kayo ay makapag print out. Okay? Sa inyong PC. So, nandito rin guys. Meron na siya guys. Ito yung user manual utilities. May guided na rin siya dito guys kung paano install. So, madali lang siya mag-install. Okay. So, stock. Okay siya. 00. Auto. Number of copies. Pwede nyo i-insert. Lapit natin yung ating camera. So, ayan guys. Pwede nyo na guys, pindutin kung ilan yung gusto ninyo i-xerox or i-scan. Tapos saka nyo pindutin si scan. So, easy lang siya guys. Ayan. Hanggang 99 page. Okay. So, dito na guys sa menu. Naka-general, paper. Ano yung paper ninyo? Anong paper type? Anong size? Anong size? Paper size, letter, A4. Folio, A6, A5, executive, legal. So, pwede nyo i-adjust. Okay. Using this okay. Menu. So, menu. Click nyo si menu. Click nyo si general. Okay ninyo. Paper. Okay. Paper type. Okay. Tick. Pwede paper type kung makapal or plain. Recycled paper. Pwede rin. Para ma-detect nyo. Okay, balik tayo doon. Clear.
paper type, paper size, down, paper size, enter, A4, okay. So, ganun lang. So, insert tayo ng document. So, ito yung i-scan natin. Ayan. May position natin. Okay, so dito, insert na natin guys yung document sa tray. So, ayan. Ayan. So, ang correct guys na ang papel ay dapat nakasagad siya dito. Ito ang nakasagad. Adjust pa natin ito. Ayan. So, dapat maayos yung paper. Ayusin natin. Tuturo ko sa inyo. Ayan. So, ganyan guys. Dapat nakaano yung papel. Tapos, ayan. Dapat nakasagad siya doon sa... Kasi dito siya guys. Dito siya ko guys. So, kakain. Tapos, adjust natin to. Press nyo lang. And then, ayan. Doon sa fitted. Okay, so hindi na na-adjust yan. Hanggang ito na talaga yung sagad niya. So insert natin. So, paano naman mag-scan? Insert na natin. So, paano mag-scan? So, normal, madali lang tayo mag-scan dito. Mag-start tayo guys. Dito. Ito yung part niya, ito, dito magsisimula ang scanning. So scan tayo, pindutin niyo lang yung start, isang copy lang guys. So makikita, maririnig niyo siya. Ayan. Ayan, hindi ko sa lalabas ang papel. Okay, dito sa ibabaw. So yan, na-scan niya, oh, init. Okay. So, yun yung letter. Okay. Kung mga long naman, guys, ang i-scan yung document, so, sa taas kayo. Dito tayo. So, take note, guys, ha. Okay. Adjust natin. So, take note, ang tamang paglagay, guys, ay nakaharap, hindi nakaganito. Okay, ganito dapat. Para mumove yung papel papunta dito. Dito ang labas nun. Okay? Ayan. Buksan ko na pala. Adjust natin dito. May adjustment siya dito, ha? Ayan. Repeated niya siya. Meron siyang movement dito. Ayan. So, dito rin siya ipipindot. Ang kagandahan nito, guys, unlike sa mga Epson, sa Epson kasi isiset mo pa. Dito sa brother, automatic, pag hindi niya na-detect dito, dito niya i-detect yun. Start natin. One copy. Ganun din. Okay lang din. Lalabas yung document dito. Ipiprint out niya dito. Okay. So, ganun lang guys. Kung back-to-back naman, ganun din ang process. Babalik tayo nyo lang. Nandito yung likod ng inyong document para ano. Tapos ito guys, iset, ilagay nyo na sa tray ulit. Nang, di ba nakaganito siya. So, magpiprint out siya ng pagganon, lalabas siyang ganon. So, nakaganito na ang document sa ilalim. Okay, so ganun lang kasimple. Ayan, so hindi na natin kailangan pahabain yan. So, for more information na lang guys, so, just comment na lang guys sa ating channel. At yung mga question nyo guys, pwede nyo ilagay dito. So guys, libre setup, libre deliver. Around din pinamalayan, pero out of town. May charge na po ng siguro. Kaunti. Okay? So maraming salamat guys. Don't forget to subscribe to my channel guys. And salamat. Pasyalan nyo guys yung shop na may-ari nito. Okay? Lalagay ko guys yung description dito mamaya. God bless. Thank you.